Hello guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. Especially po sa mga kababayan po nating OFW na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po and shout out po sa inyo. So ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon na bunga po ng pagsisikap ng kababayan po nating OFW na isa pong single father. So yan nga po kung nakakapanood po tayo dito sa ating channel na ang lagi po nakakapundar or lagi po nating nami-mention is single mom or single mother, ito po ay kakaiba na talaga naman po nagsumikap si sir para po sa kanyang tatlong anak para matupad yung kanilang pinapangarap na bahay. And then meron nga po itong full video house tour para makita po natin yung loob at labas nito. As usual, ito po yung unang-unang pag-usapan natin ngayon, yung kanilang floor plan. So sa pagpapagawa po ng ating bahay, mahalaga po yung floor plan na yan dahil yan po yung basihan o gagayahin po ng mga workers para maganda naman po yung kalalabasan. So yan nga po is may sukat na 70 square meters na meron tatlong kwarto, one toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then meron din po siyang balcony. At kung makikita nga po natin yung perspective niya, meron din po siyang garage. So yan na po yung actual na bahay nila na talaga naman pong kitang-kita natin. Napakaganda, napaka-elegante po nito. And then meron din po siyang gate. So yan nga po lahat po ng details nito from day 1 hanggang sa 64 days po siyang nagawa. Lahat po yan is isa-isahin natin para pagwano nyo po ng idea. Bago po natin pag-usapan lahat po ng details ng bahay, ipakilala po muna natin yung owner nito na si Sir Archie Santok na isang single father. And then isa din po siyang OFW sa Dubai at nagtatrabaho nga po doon bilang isang executive chef sa isang hotel for 9 years. And then noong June 2, 2021, kasalukuyang taon po lamang noong nag-for good na nga po si Sir sa Pilipinas. At yan nga po yung makikita nating tatlong bata na yan. Yan po yung kanyang tatlong anak and then nakapagpundar na po si Sir ng kanyang lupa at bahay. So yan nga po talagang masasabi natin na wala po sa estado ng buhay. Kung meron po talaga tayong pangarap, matutupad po yan. Pinatunayan lang ni Sir na kahit single father po siya, hindi po yun hadlang para makapagpundar po ng kanyang bahay at mapag-aaral pa po niya yung kanyang tatlong anak. Remind ko lamang po sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa ating YouTube channel, especially po sa video ito, sa mga nagbabalak po na magpagawa po ng bahay, ito na po yung video na para sa inyo dahil pagkukuha na nyo talaga ito ng idea, especially po sa mga presyo dahil medyo updated pa po ito dahil nag-start nga po ipatayo ito ng May 12, 2021 and then 64 working days ito nang napuli finish po ito. So ito po ay matatagpuan sa Cristo Rey Capas, Tarlac. So sa lahat po ng mga loyal viewers natin dyan from Capas, Tarlac, ito na po yung video na para sa inyo dahil pagkukuha na nyo talaga ito ng idea, especially po sa mga price ng materyales. So yung lote po pala na kanilang pinagpatayo ng bahay is may sukat naman po na 108 square meters. At isa din po yan sa napundar ni Sir at nabili po niya ng 460,000 pesos. Isa din po sa dapat nating malaman kung bakit nga ba napakalaki din na natipid ni Sir dito sa kanyang pagpapagawa ng bahay. Mismong kapatid po niya yung nakontrata dito sa kanyang dream house. And then yung kapatid nga po ni Sir kumuha na lamang ng kanyang team na all around na welder, pintor, tile setter, plumber. And then yung mismong electrician is kapitbahay po ng kanyang kapatid na presyong kaibigan lamang yung kanyang binayaran. So napakalaki talagang natipid ni Sir dito about sa kanyang labor. So yan nga po dyan po sa kanyang workers, isang project in charge na yung kapatid ni Sir, tatlong mason na all around and then tatlong laborer. And then umabot lamang po sa 254,000 pesos yung kanilang labor sa ganyang kaganda na po ng bahay. Sa structural materials naman po pala nito, kagaya po ng hollow blocks, nakagamit po sila dyan ng 2,150 pieces and then 850 pesos yung bawat isa. So a total of 18,275 pesos and then yung semento naman na 315 bags, 200 pesos po yung bawat isa, a total of 63,000 pesos. So yan nga po sa mga bakal, sa mga steel bars po ginamit, mga round bar po, gumastos si Sir ng 66,000 pesos. At kung makikita nga din po natin, nakapagpa-install din po si Sir ng kanyang wall tiles, gumastos po siya dyan ng 5,000 pesos para sa materials. And then 60 by 60 centimeters naman po sa buong kabahayan, ng total po na kanya na gastos is 34,000 pesos. Dyan naman po pala sa kanilang ceiling materials, ang ginamit po dyan is metal faring and
hardiplex, another 60,000 pesos para sa kanyang materials. Diyan naman po sa kanyang span drill, 28,000 pesos. And then sa mga electrical supplies and materials nila, kasama na po yung mga ilaw, another 40,000 pesos. And then dyan naman po sa kanilang pintuan na 6 na piraso, 38,000 pesos. And then dyan naman po pala sa kanilang mga sliding windows, another 40,000 pesos. Yan nga po at nakapag-ready na rin po sila para sa pagpapa-install po nila ng kanilang grills. Dyan po sa kanilang grills kasama na po yung gate, another 37,000 pesos. So bago po pala natin makalimutan yung about po pala sa kanilang roofing, ginamitan po nila yan ng steel trusses and color roof. Gumastos po sila dyan ng 96,000 pesos. Ito na po yung full video house tour ng kanilang bahay. Makikita nga po natin dyan kung gaano po kasaya si Sir Archie and then yung kanyang tatlong anak na talaga naman po may pagmamalaki po nila na meron na po silang bahay at lupa. Na kahit single father si Sir, pinatunayan niya na kahit wala po siyang katuwang sa buhay at naging inspirasyon niya lamang yung kanyang tatlong anak para makapagpundar ng ganyang house and lot. So yan nga po, mag-enjoy lamang po tayo dyan sa panonood at sana mapatapos po natin ito para malaman din po natin kung magkano nga ba yung total na nagastos sa kanilang pinagawang bahay. So sobrang nakaka-inspire nga po talaga itong kwento ni Sir Archie na kahit single father po siya, hindi po hadlang yun para makapagpundar po siya ng bahay at lupa para sa kanyang tatlong anak. Sana maging inspirasyon po natin si Sir para makapagpundar din po tayo. Huwag po tayo mawala ng pag-asa hanggat nabubuhay po tayo, hanggat may pangarap po tayo, nagtsatsaga tayo, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating OFW. Wala po talagang imposible hanggat may pangarap po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung meron po tayong maliit na pera, pwede na po tayo mag-umpisa dahil meron po tayong kasabihang mga Pilipino at matatag po tayo na kung may naumpisahan, is meron din pong tatapusin. So yan nga po, napanood po natin yung full video house tour na kanilang bahay na talaga naman po napakaganda inside and outside. Lalong-lalo na po kung nanggali po sa pinagpaguran po natin, especially po sa mga kababayan po nating OFW na iniwanan po yung kanilang asawa, yung kanilang anak, yung kanilang pamilya para matupad lamang yung kanilang pinapangarap na bahay at edukasyon para sa kanilang
anak para po sa kanilang future. So yan nga guys, dito na nga po magtatapos yung ating video. And ito na nga po yung hinihintay din natin kung magkano nga ba yung total na nagastos sa kanilang bahay. Umabot din po sa 1.5 million pesos. Kasama na po doon yung lote or yung kanyang lot area na pinagpatayo ng kanilang bahay na may sukat na 108 square meters, na ang total po na nagastos nila doon is 460,000 pesos. And then sa bahay naman na umabot po ng 1.1 million pesos, labor and materials. And then kasama na po yung ibang mga appliances. Bago po matapos ang video ito, gusto ko lamang po magpasalamat ulit dahil naabot na po natin or na-reach na po natin yung 42,000 subscribers. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po tayo ngayon dito na magpatuloy po na magbigay ng idea sa magpapagawa pa lamang po ng bahay. Especially po sa mga kababayan po nating OFW. And then, sa full support po ninyo, naabot po natin lahat ng mga pangarap natin dito sa YouTube na magbigay po ng idea to our fellow OFW. So yan guys, maraming salamat po ulit at sinamahan nyo po ako sa panibago po nating upload. Ingat po tayong lahat and God bless all.